Patuloy ang paalala ng mga otoridad na mga essential na lakad lang ang pinapayagan ng paglabas-pasok sa NCR Plus bubble areas. Sa border ng Apalit, Pampanga at Kalumpit, Bulacan, mahigpit pa rin ang pinapatupad ng inspeksyon. Binubusisi ang mga sakay ng bawat isang sasakyan kung essential ang lakad at kung may kaukulang mga dokumento ang mga sakay. Si Erlo Bringas sa detalye. Ayun ang ano po, bawat na palit sa lumpit po, ano, ang pinapasable lang kung dumaan, pwede lang po namin bayagang dumaan, employing yung financial goods po. Pakilabas na lang po yung, ano, yung ID. ID po na, ano, na employee po kayo, o kaya certificate of employment. Nasita ang pampasaherong jeep na ito matapos na mabusisi na ilan sa mga pasahero nitong sakay ay hindi naman esensyal ang lakad papasok ng Kalumpit, Bulacan. Ganyan kahigpit sa border ng Kalumpit, Bulacan at Apalit, Pampanga na may kaugnayan sa mahigpit na pagkontrol sa mga taong lumalabas at pumapasok sa tinatawag na NCR Plus bubble areas. So, pakilabas na lang po ang yung isang L300 van na nga ito yung, na maraming sakay. Isa-isa ding hinanapan ng ID ang bawat isang sakay upang patunay na sila'y may trabaho. Habang ang tricycle ding ito na punong-puno ng sakay, nasita din dahil wala ng social distancing sa loob ng sasakyan. Sa ID niyo na talaga nagtatrabaho kayo sa ano? Ito na lang po, sir. Dito lang, ha? Dito pa, sir, kami, sir, dito, sir. Bahay lakad, sir, ginagawa na. Bahay. Sa ilalim ng guidelines ng NCR Plus bubble, dapat ay may checkpoint lamang palabas at papasok ng bubble areas. Katulad dito sa Pampanga, hindi kasama sa bubble areas kaya merong border checkpoints. Samantalang Bulacan, kasama sa bubble areas. Ang tanging pinadadaan lang ay may mga essential na lakad. Kapag ikay walang essential na lakad, o kaya naman hindi mo napatunayang mayroong kang essential na lakad, pababalikin ka kung saan ka nang galing. Sir, bali sumusunod po kami sa guidelines ng IATF, yung 104 po ay nilabas ng IATF. Bali, ang pinapagawalan po natin, makamaya ang makapasok, is essential goods. Saka po yung tinatawag po natin mga government employee, saka po yung mga essential na... Pero po kung example po sa Apalit, mamamalingki sa Kalumpit, hindi po natin papayagan yun, sir. Which is meron naman po talaga tayong para sa mga taga-Apalit, para sa mga taga-Kalumpit po. Naging positibo naman ang hakbang na ito ng pamahalaan sa maraming mga motorista at naiintindihan naman anya nila lalo na kung para naman sa kaligtasan. Okay naman po. Maganda po yung... Para ano, sir, no? Para po sa lahat yan, eh. Okay lang ba sa inyo may checkpoint na ganito? Okay lang po. Para kapakanan din naman ng taong bayan niya. Pati mga motorsiklo, binubusisi din kung may dala ba itong patunay na sila'y may essential na lakad. Ang ilan na walang maipakitang kaukulang dokumento, wala nang nagawa kundi bumalik na lang. Walang pinipili sa inspeksyon sa border, mapapampubliko man o pribado sasakyan, nakamotorsiklo kahit ang nakabisikleta. Una nang sinabi ni PNP OIC Police Lieutenant General Guillermo Eleazar na wala nang magiging movement restriction sa lugar na nasa loob ng NCR Plus bubble. Ang kailangan na lang anyang higpitan ay ang mga border palabas at papasok ng NCR Plus bubble area. Patuloy din ang paalala ng mga otoridad na sumunod sa batas na ipinatutupad upang makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Ang pinapayo po ng BNP na sa borderline checkpoint po, huwag na po tayong pumunta sa isang lugar kung wala naman po tayong importanteng lakad. Ano lang naman po ito eh, temporary lang. So tiis lang po muna tayo hanggang April 4 para din po sa ating kaligtasan din po, para hindi rin po tayo makapagdala o makakuha ng sakit. Para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting times.